Isang magandang araw po ng Lunes sa inyo mga kapatid. Muli ako po ang iyong kapatid Brother Danny Castillo ng Marriage Encounter. At ngayong araw po ng Lunes ay ako po ang naatasan na magbasa muli at magbigay ng refleksyon para sa ating ebanghelyo sa araw na ito. At ang ating pong ebanghelyo sa araw na ito ay hango po sa aklat ni San Lucas, Kabanata 17, Talata 1 hanggang 6. Papuri sa iyo, Panginoon. Sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, siguradong darating ang mga sanhi ng pagkakasala, ngunit kakilakilabot ang mga sasapitin ng taong panggagalingang iyon. Mabuti pa sa kanya ang bitinan sa leeg ng isang gilingang bato at itapon sa dagat, kaysa maging sanhi ng pagkakasala ng sinuman sa mga maliliit na ito. Kaya't mag-ingat kayo kung magkasala sa inyo ang kapatid mo, pagsabihan mo, at kung siya ay magsisi, patawarin mo. Kung 7 ulit siya magkasala sa iyo sa maghapon, at 7 ulit din lumapit sa iyo at sabihin niyang, nagsisisi ako, kailangan patawarin mo siya. Sinabi ng mga apostol sa Panginoon, dagdagan po ninyo ang aming pananampalataya. Tumugon ang Panginoon, kung inyong pananampalataya ay maging sinlaki ng butil ng mustasa, masasabi ninyo sa puno ito ng sikamoro, mabubunot ka at matanim sa dagat at susundin kayo nito. Ang mabuting balita ng ating kaligtasan, pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Ayan, magandang araw po muli mga kapatid. Ang ating pong binasang ebanghelyo po sa araw na ito ay dito po ay nakita po natin na meron pong babala, no? Warning ng ating Panginoon sa kanyang mga lagad. At meron po akong napili na ating pong pagninilayan o pag-aaralan sa araw na ito. Ito po yung sanhi ng pagkakasala. Kailangan magpatawad at dagdagan ng pananampalataya. So yun po yung nasa gospel po natin sa araw na ito na ating pong pag-uusapan. So yung unang-una po, yung sa verse 1 at verse 2, makikita po natin dito yung sanhi ng pagkakasala. At alam nyo po, sa ating pong paglalakbay sa sanlibutan ito, napakarami hong tinatawag na tukso, di po ba? At tayo din, no? Kaya nga mula nung simulat na tayo pagkabata, meron din naman tayong pangarap. So lahat po tayo ay nangangarap na naghahangad ng mga bagay sa mundo upang tayo po ay sumaya o gumanda ang buhay. So meron po tayong tinatawag na pag tinatanong ka nun, gusto kong maging mayaman. So meron tayong dito 3K dito sa ano na to. Yung kayamanan, kapangyarihan at yung tinatawag natin na kasiyahan. So yun po yung ano dito eh. Yun po yung pangarap natin, yung kasiyahan. So dito po sa tatlong ito na binanggit ko po eh, blessing, di po ba? Kung titingnan po natin, blessing. Pero alam niyo po mga kapatid, minsan ito po yung kabaliktaran, no? Na magiging sumparin po sa atin o magiging dahilan ng ating pagkakasala kung tayo po ay napabayaan natin ang mga blessing na pinagkakalob sa atin ng Panginoon na yung kayamanan, kapangyarihan at yung kasiyahan. So ano po ba yung kasiyahan? Dito minsan tayo, dito po tayo minsan natutokso eh, no? Sa lahat ng bagay. At itong tatlong ito, yung kayamanan, kapangyarihan at kasiyahan. Alam niyo po yung sa kasiyahan, di po ba napapaloob din dito yung parang blessing din yung ika nga sinasabi nga eh yung good looking, no? Yung kagandahan at beauty, ika nga beauty and good looking, di ba? Yung kagandahan at magandang itsura. Di ba? Di ba? Yun din ang pinapangarap ng mga iba. Kaya ang andami dyan pagpaganda para gumanda yung tsura. So sabi nga ng mga iba eh, yung mga naghahanap minsan ng kasama sa buhay, no? Sabi nga ni, saan ka pa? Mayaman na, may makapangyarihan pa,
at may itsura. So yun po yung temptation minsan eh. At doon po yung panunukso ng iba. So alam nyo po, kung babalikan po natin doon sa Genesis 39, chapter 39, verse 6 hanggang 7. Kung maalala nyo po si Joseph, no, yung mga magkakapatid, no, ibinenta nila doon sa isang kapitan. Na, at ang sabi po dito, pinagkatiwala ni Potiphar kay Jose ang lahat. Maliban sa pagpili ng kanyang kakainin, si Jose matipuno at magandang lalaki. Ayun, dito na papasok yung sinasabi kong magandang itsura. Dumating ang panahon na ang pinagnasaan siya ng asawa ni Potiphar. Sinabi nito, "Sipingan mo ako," sabi niya. Pero alam niyo naman po si Joseph, ito po ay talagang maka-Diyos. May takot sa Diyos at ika nga tapat sa kanyang amo. So hindi po siya natukso ng asawa ni Potiphar. At minsan isang araw, nung sinabi niyang sipingan mo ako, sabi niya, hindi pumayag si Jose. Nagsisigaw at sinabing gusto siyang repent. Kaya nga po si Joseph po ba, di ba, nakulong? So, yun lang po. Yun po yung sinasabing kung hindi ka magandang itsura o matipuno, walang magnanasa sa'yo. So, sabi ko nga mabuti pala pagka hindi ka maganda o may itsura sapagkat hindi ka, sabi nga, pag maganda ka, minsan nakikita natin, no, magkakalungkot yung pinagnanasahan ka o kaya nare-rape, no? Sorry po, medyo rated R ng konti. At pag magandang itsura naman, marami rin nang aakit sa'yo. So alam nyo po, dito po sa buhay ng ganito, yung magaganda at matitipuno, dito po papasok yung panunokso eh. At marami pong hindi nakakaligtas dyan, mga kapatid. Yung tukso, no? Ika nga pagka maraming tukso, no? O kung kaya maganda ka, marami rin nag-aakit sa'yo. Na? At ika nga mas madali ang chances na ikaw ay maakit o aakitin kapag ka ikaw ay may kagandahan, mayaman, at merong ma-impluensya. Kaya alam nyo po, yung mga, sabi nga, yung mga temptress, mga tempter, sila po ay may mga itsura eh. At sila po ay maraming choices, no? Choices na marami at nakakalito. Ika nga mas madaling magkasala kasi yung mga rin pong nag-aakit sa kanila. At alam nyo po, dito po sa Roman, sabi nga po dito sa Roman, sa taga-Roma, kabanata 6 hanggang 13, sabi po dito, huwag na ninyong ipailalim sa kapangyarihan ng kasalanan ang alinmang bahagi ng iyong katawan bilang kasangkapan sa paggawa ng kasamaan. Sa halip, pasakop kayo sa Diyos bilang mga taong namatay na at muling binuhay, at ihandog ninyo sa Kanya ang inyong katawan bilang kasangkapan sa kabutihan. Ganda po, ano? Yun po yung sabi. Kaya nga po minsan, no? Sabi nga po alam nyo, minsan meron po akong naalaala yung pagka kami mga driver nung araw. Ba may sasakay sa iyo, no? Nagsusuot ng magaganda, no? Halos sabi ko nga yung gustong-gusto pong umupo sa harapan. At yung damit nila halos pinipilit na. Naku po, sexing-sexing tingnan naman. Pero alam nyo po, napakarami yung pinapahirapan na kalooban eh. No, at nagnanasa. At yun po yung sinasabing sa pagnanasa ng ibang tao, yun na po yung kasalanan eh. No? Malapit ang yung kasalanan sa mga ganon. So, ang sa akin po, yung katulad po ng mga ganitong mga ginagawa ko ng mga magaganda. No? Sabi nga alam nyo po, minsan yung magaganda nangaakit sa mga asawa ng may mga asawa. No? Ginagamit nila yung kagandahan nila. Kaya nga po minsan, sabi ko nga po, yung mga pagsusuot ng mga kababaihan, no, sorry po sa mga kababaihan, yung bang halos wala nang takip, naku po,
halos inuubo na o kaya may pulmonya na eh, naku, pinipilit pa rin magsuot ng mga ganong kasuotan. No? Nawawala na yung tinatawag na tindalagang Pilipina, di po ba? No. Pero alam nyo po, alam nyo meron akong nakita na wisdom ng mga Arhambo eh. Yung buong katawan nila, no? Yung mata lang hindi nakikita, may balot lahat eh. Kaya tingnan nyo, wala pong masyadong nababalitang ano sa mga kababaihan sa mga Arabo. No? Sobra naman kung maakit ka pa sa mata lang, di ba? So ayun po yung mga sanhi ng mga pagkakasala na pwedeng may nakikita ng mga bata, lalo-lalo na ngayon mga kapatid, yung mga TikTok na mga kasuotan nila halos. Di ba? So, yan po yung mga, buti sana kung mga matatanda lang lahat ang nakakita, pero yung mga kabataan, ito po yung nag-uudyok sa kanila ng masama. Kaya nga po ang sabi ng ating Panginoon dito eh, buti pa na bitinan ng gilingan ng bato at itapon sa dagat. Eh alam niyo po nung araw, yung bigat ng gilingan bato nung araw eh halos shot kalahating tons, no? 1,500 kilogram. Ganun po kabigat ang pagkakasala ng mga tinatawag na tempters at saka mga temptresses, no? Yung mga nagbibigay ng tukso, no? Nangaakit. Ganun po eh. Ayan po, yun po yung una, yung sanhi ng pagkakasala. At ito naman po yung sa forgiveness po, ano yung pagpapatawad. Alam nyo po, halos madalas minsan na nakikita natin na sa mga pagkakataon na may mga kapatid tayo, no? Una-una ho siguro yung sa pananampalataya, no? At lahat naman sabi nga eh nagkakamali, nagkakasala. Siguro po pagka may mga ganung paraan, may mga paraan na pwede nating kausapin, no? Sa mga kapatid ho natin na nagkakasala, eh siguro po kausapin natin po sila ng maayos, no? Huwag naman yung parang pambabastos, harapan ng mga ibang tao. Pwede siguro kayong dalawa lang, kausapin nyo po siya. Sabi ka dito eh, pagsabihan, sabi nga po dito sa Lucas 3:4, kaya't kung magkasala sa inyo ang kapatid mo, pagsabihan mo at kung siya'y magsisi, patawarin mo. Yun po eh. Kung lumapit sa'yo, sabi nga eh, kung lumapit sa'yo ng iyong kapatid at magsisi sa loob ng 7 beses at sa loob ng 1 araw, no, at magsisi siya, pagsabihan mo. Patawarin mo siya. At alam niyo po, sabi nga ni Pedro dito, doon sa, nabasa niyo na ba doon sa Mateo 8, Kabanata 18, talata 21 hanggang 22, sabi, lumapit si Pedro at magtanong kay Jesus, Panginoon, ilang beses ko po bang patawarin ang kapatid kong paulit-ulit na nagkakasala sa akin? 7 beses po ba? Sabi niya. Sinagot siya ni Jesus, hindi ko sinasabing puting 7 beses, kundi 70 ulit na 7. So kung computein mo, 490. Oh, sabi na natin, sa loob na 1 araw, eh, talagang walang katapusan. Yun po yung, ano mga kapatid eh, yun po yung dahilan, no? Na kung bakit magpatawad tayo, no? Sa mga kaibigan, sa mga kamag-anak, sa lahat po na nakagawa sa atin ng kasalanan, kailangan patawarin natin po sila eh. Eh, unang-una po na siguro yung mga kaibigan natin, no? Kakilala natin, mga kapitbahay. Naku ba, lalo na dyan, mga nag-aaway, magkakapitbahay, nagkakaingitan. No, dyan sila nag-aaway, kahit maliit na piraso lang na nasiraduhan, ay nagpapatayan na. Kaya sabi nga po dito sa mga kawikaan, sa Kabanata 27, talata 10, sabi dito, huwag mong pababayaan ang iyong kaibigan, ni ang kaibigan ng iyong magulang, kung ikaw ay nagigipit, huwag sa kapatid lalapit. Higit na mabuti ang kapitbahay na malapit kaysa sa isang malayong kapatid. O tingnan nyo ang kabutihan ng magkakaibigan na magkapitbahay. No? Siyempre po, tingnan nyo kung may problema. Halimbawa, na-stroke ka, ikaw lang mag-isa sa bahay. Sino lalapit sa iyong kapatid mong malayo? Hindi eh. O kaya minsan may pangyayaring talagang kailangan ng tulong. Alam naman yung kapatid mo pa na malayo.
Eh, siyempre po yung kapitbahay mo. Kaya kung ikaw, magkapatid, kung may kagalit kang kapitbahay ngayon, no? Kailangan patawarin mo na siya. No? Mga maliliit na bagay, huwag nang palakihin. Magpatawaran kung ano man naman nagawang kasalanan. So yung pangatlo po, yung increase, sabi ng ating doon sa Lucas verse 5 to 6, sabi niya, increase our faith, sabi ng mga alagad. No? Eh sabi nga ng ating Panginoon, eh, kung silaki lang ng butil ng mustasa ng iyong pananalig, yun, magagawa niyo ang lahat ng akin na gagawa. No? Kaya nga yung doon sa tinatawag natin sycamore tree, no? Dinaanan ng ating Panginoon at walang bunga, di ba? Anong nangyari? Kinabukasan, namatay. So magagawa niyo rin ito kung meron kayong pananampalataya at pananalig sa akin, sa Diyos. Ganun po eh. At kung maalala niyo rin po yung batang sinapihan ng masamang espiritu, di ba? Lumapit sa mga alagad pero hindi na pagaling. Kaya ang sabi ng ating Panginoon, sabi niya doon sa Ama, sabi niya, kung may magagawa ako, tanong ni Jesus, mangyayari ang lahat sa sino mang may pananampalataya. At agad namang sumagot ang Ama ng bata, naniniwala po ako, tulungan po ninyo akong madagdagan pa ang aking pananampalataya. Ang galing po ng sinabi ng tatay, di ba? Kaya yung anak gumaling. So ganun din po tayo kung meron din po tayong gustong gawin. Una-una yung mga tukso. Gusto natin makaiwas ng tukso. Gusto natin makaiwas ng magbigay ng forgiveness sa ating mga kaibigan, mga kamag-anak, no? Mga kasamahan sa community. Eh, kailangan humingi tayo ng dagdagan ating Panginoon ng pananampalataya. At alam niyo po, ang Panginoon na lang ang gagawa niyan eh. Maniwala po kayo sa akin sa pamamagitan ng pagdarasal. Pag ipinagdadarasal natin po ang lahat natin na nakagalit, kung sino mga makaibigan natin yan, alam niyo po, ang Diyos po ang gagawa niyan. Babaguhin at babaguhin niya ang taong iyon. At siyempre tayo naman, humingi naman tayo ng proteksyon sa ating Panginoon. Yun po yun eh. Kaya mga kapatid, alam niyo po, sana po itong sharing ko po na ito ay nakapagbigay ng konting aral na naman po sa atin, no? Na ito na po yung kailangan eh. Lalo-lalo na po ngayon, sabi nga mag-e-election, no? Naku po, batuhan ng baho, batuhan ng... Hindi na po, mag-move on na tayo. No? Lahat naman eh, wala naman perfectong namuno eh. Kaya ngayon pong election, mga kapatid, no? Eh, dagdag ko na rin, sana mamili na po tayo ng karapat-dapat. No, huwag na natin, kung alam natin na kahit na malapit sa atin o kaya kung sino man yung ating napipili at alam naman natin na hindi maganda yung ginagawa, eh, panahon na para palitan. No, gawin na ho nating tama at mag-una upang ang ating bansang Pilipinas ay magbalik uli ng panibagong buhay ng mga tao, no? At sabi nga eh, muli na sa taong bayan din naman eh, ang pagpapaganda ng ating bayan eh. Kaya yun mga kapatid, muli po, maraming salamat po at sana po lagi po kayong patnubayan ng ating Panginoon at tayo po ay magdasalan, magpatawaran, magmahalan. Katulad po ng pagmamahal ng ating Panginoong Hesukristo sa atin, sapagkat ang dahilan po kung bakit nagpunta po ang ating Panginoon po rito, no? Yung pong pagpapatawad sa ating mga kasalanan, no? Yung po yun eh. Yung po yung dahilan. Kahit na anong kasama ng tao noon, pinatawad tayo sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesukristo. Yan po ang pagmamahal ng ating Diyos Ama. Ayun, so patuloy po tayong magbasa ng Biblia. Sabi nga po dito, yung katulad po ng ginagawa natin, yung pakikinig, no? Sa ating mga brothers and sisters na nagsishare. Sabi nga po dito sa mga taga-Roma eh. Alam nyo, sabi nga, kaya't ang pananampalataya ay bunga ng pakikinig at ang pakikinig naman ay bunga ng pangangaral tungkol kay Kristo. So patuloy po tayong mangaral mga kapatid. No? At alam ko at meron makikinig sa atin. Sa ating mga sharing, sa ating mga pagbasa ng ating mga
salita ng Diyos. Muli po, maraming salamat po at mabuhay po tayong lahat. God bless po sa inyong lahat. Bye-bye po. God bless.